chapter 11. John chapter 11. Ang pagkamatay ni Olusor o Lazaro. May isang tao na ngalay Olusor, nakatira ito sa buhay anyaw kasama ng kanyang mga kapatid na sina Mauroim at Marta. Si Mauroim ang nagbuhos ng pabangos na nagpunas ng kanyang buhok sa mga paniyaw ni Yahul. Nagkasakit si Olusor, kaya nagpasapit kay Yahushua ang magkapatid, Molkiul. Ang kaibigan mong iniibig ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Yahushua ay sinabi niya, hindi magwawakas kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan si Yahul at sa pamamagitan nito ay mapaparangalan ang habor ni Yahul. Mahal ni Yahushua ang magkapatid na si Marta at Mauroim at Olusor. Ngayon may pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitang may sakit si Olusor bago sinabi sa kanyang mga disipulo, magbalik tayo tayo sa Yahuda. Pero ay po, tugon ng mga disipulo. Hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Yahudi? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Yahushua, hindi ba may 12 oras na maghapon? Hindi nagbibisot ang lumalakad kong araw dahil nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Nagbibisot ang lumalakad kong gabi dahil wala sa kanya ang ilaw. Ilinugtong pa ni Yahushua na tutulog ang kaibigan nating si Olusor. Paruron ani upang bisigin siya. Molkiul, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga disipulo. Ang pagkamatay ni Olusor ang tinutukoy ni Yahushua, ngunit ang akala ng mga disipulo ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito, maliwanag na sinabi ni Yahushua, patay na si Lazaro, si Olusor. Ngunit din sa inyo, ani nasisiyahan na wala ani roon upang kayo ay manalig sa akin. Tayo na, punta natin siya. Si Tomas na tinawag na kambal ay nagaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Si Yahushua ang muling pagkabuhay at ang buhay. Verse 17. Pagdating ni Yahushua, nalaman niya na 4 na nakalibing si Olusor. May 3 kilometro ang layo ng Yahushua rin sa buhay anyaw at marami sa mga Yahudim ang dumalaw kina Marta at Mauroim upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumating si Yahushua, sinalubong niya ito, ngunit si Mauroim ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Molkiul, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit natatalos kong kahit ngayon ibibigay sa iyo ni Yahul ang anumang hingin ninyo sa kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Yahushua. Tumugon si Marta, natatalos pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Yahushua, ani ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit na namatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay sa nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Molkiul, tugon niya, nananalig ani sa iyo, kayo po ang habor ni Yahul na si Hamioskay na inaasahang paparito sa sanlibutan. Tumangis si Yahushua. Verse 28. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Mauroim at pabulong na sinabi, narito na ang Mauroim. Ang Mauroim, pinatatawag ka. Pagkarinig dito, nagmamadaling tumayo si Mauroim at sinalubong si Yahushua. Hindi pa nakakarating si Yahushua sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasusulubungan sa kanya ni Marta. Sumunod kay Mauroim ang mga Yahudim na nag-umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang manamis. Pagdating ni Mauroim sa kinaroroonan ni Yahushua, nagpatira pa siya sa panan nito. Molkiul, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Yahushua nang nakitang tumangis si Mauroim, pati ang mga Yahudim na kasama niya, at siya'y napahimuto. Saan ninyo siya inilibing?
Tanong niya, tumugon sila, Mulkiul, hali kayo, at tingnan ninyo. Tumangis si Yahushua, kaya sinabi ng mga Yahudi, talagang iniibig niya si Olzor. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag papadilag ng bulat ang tao ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Olzor? Muling binuhay si Olzor, verse 38. Muling nang panghimutok si Yahushua pagdating sa kahit sa lipingan, ito'y yungip na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Yahushua, tumitin si Martha. Mulkiul, nangangamoy na po siya. Ngayon, apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Yahushua, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay nakikita mong gaano kalakila si Yahul at inalis nila ang bato. At tumingala si Yahushua at ang wika, Yahuabi, nagpapahuli ang ani sa iyo dahil dininig mo ani. Talos kong lagi mo ani na dinidinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala sila at ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Olzor, lumabas ka. Lumabas nga si Olzor na pulputan ng kayong panlipin ang kanyang kamay at pa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Yahushua sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Ang balak laban kay Yahushua. Verse 45. Marami sa mga Yahudi na dumalaw kay Maruim ang nakakita sa ginawa ni Yahushua at nananalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ipinalita ang ginawa ni Yahushua. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumawa ng maraming kababalagan ang taong ito. Kung siya'y papabayaan natin, mananampalataya sa kanyang Yahod. Paririto ang mga Romano at wawasakit ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong pari noon ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamamatay? Dahil sa bayan, sa halip na makahamak ang buong bansa. Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong pari ng panahon iyon. Hinulaan niya mamamatay si Yahushua dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ni Yahul. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahushua. Kaya hindi na siya hayag ang naglalakad sa Yahuda. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, sa bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga disipulo. Nalalapit na ang pagdiriwang ng Puskayaw. Maraming mga lalawitan pumunta sa Yahushua rin bago magpuskayaw upang isagawa ang paglilinis ayon sa mga turo. Hindi nila nakita si Yahushua sa templo. Kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya siya sa pagdiriwang o hindi? Ipinagputos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakatalos kung nasaan si Yahushua upang siya ay ipadapit nila. Yahud ng ito ay binibigay sa inyo may itong pag-ibig kakaungban. Ang ruka Yahushua ang siyang patuloy na kikilos magdiliwanag Yahud ng kuya ng mga napapakinggan. Yahud ng Baul, Malkiul, Yahushua ng Sky.